Madam, yung pong kumadrona umalis na po sa bahay niya, nag-alsa baluta na po. Sabagay, mabuti na rin yung Kenneth. Mm-hmm. Para hindi na rin siya mabalikan ni Emily. Pero alamin mo kung saan siya lumipat. Sakaling kailanganin pa natin siya. Oh, bakit? Madam, hindi ko na po alam kung ano na nangyayari. Bakit po ba natin pinapakilaman pa yung anak ni Emily? Ang tagal na nun. Saka, Madam, hindi ko po magagawa ng matino ang trabaho ko kung hindi ko po alam ang punot dulo ng mga pangyayari dito. Nagkausap na kami ni Emily. Alam mo, Ernesto, mukhang naniniwala na siya sa mga sinasabi ko na nakita at narinig ko nung ipinakuha ni Margaret ang anak nila ni Marco. Kanya, ako mismo nahihiwagaan dyan sa kinukwento mo eh. Imposible naman yung gawin ni Doña Margaret. Nako, hindi lang ikaw. Ako rin. Parang hindi ako makapaniwala nung nangyari yun. Pero kitang-kita ko at dinig na dinig ko. Yun talaga ang nangyari. Sa bagay, hindi ko nagustuhan yung pinasabi mong kwento dun sa kumadrona. Pero sige, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Pero, Kenneth, pag nabalitaan ko na ikinuwento mo ito kahit kanino, kahit sa Chong Ernesto mo, humanda ka sa'kin. Ay, nako, promise, madam. Wala po akong pagsasabihin kahit sino po. Eh, madam, totoo po ba na pinadukot niyo yung baby ni Emily noon? Oo. Sabi nila may sakit ka raw. Baka naman nalito ka lang. May sakit man o wala, yun talaga ang pangyayari. Totoo yun. Hindi ko gawa-gawa ang istoryang yun. Si Daniel ay anak ni Marco at ni Emily. Huwag naman ingay. Baka may makarinig sa'yo. Alam ko na siguro mahirap talaga tanggapin na may sakit ka. Pero ako mismo naguguluhan sa'yo eh. Gaya nung isang araw, hinahanap mo si Sir Joseph na parang nandito lang. Ha? Kailan? Wala akong natatandaan ganun. Ayan, kita mo. Hindi mo natatandaan. Eh, nagawa ko na po yung inutos niyo sa akin, Doña Margaret. Napamukha ko na po kay Kenya na hindi po maayos yung kanyang pag-iisip. Good. Kaya alam po, nag-aalangan po ako eh. Hindi ko po ito dapat ginagawa kay Kenya eh. Ernesto, ito lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Pagkatapos ang ginawa ko para sa'yo at para sa pamangkin mong si Kenneth. Eh, alam ko pong malaki ang utang na loob ko sa inyo, kaya naman po ako pumayag na gawin ito. Kaya lang po, ibigyan ko po si Henya eh. Pero pagkatapos, pinagtaksilan ko siya. Kapatid ko si Ate Henya. Pero kailangan gawin ko to alang-alang sa pamilya ko. Hindi naman siya masasaktan dito. Kaya gawin mo na lang inuutos ko. Alam mo ba, na pag lumabas ang katotohanan, hindi lang akong tatamaan dito, pati ang pamangkin mong si Kenneth. Ano pa ang sabi sa'yo ni Ate Henya? Mukhang nakikinig naman po si Emily sa mga kwento niya eh. At mukhang nag-iimbestiga na po si Emily para maalaman kung talagang anak nila ni Marco si Daniel.